Ano ang mangyayari kung ikaw ay mapadpad sa isang black hole? Meron bang tsansa na ikaw ay makapag-time travel at mapunta sa ibang dimension? Gusto mong malaman ang kasagutan? Tara, pag-usapan natin yan! What's up? Kumusta mga Evadgers? Welcome back na naman po dito sa ating munting channel. Kung first time mo pa lang, huwag mo nang isubscribe yan. Sa araw na to, pag-uusapan po natin yung patungkol sa black hole. Ano nga ba ang mangyayari kung ikaw ay mapadpad rito? Subalit bago ang lahat ng yan, ano nga ba ang black hole? Bakit nakakatakot ang bagay na ito? Saan nga ba ito matatagpuan? At paano ito makakaapekto sa ating planeta at sa ating mismo? Kaya ba nitong sirain ang universe? Ilan lamang yan sa mga katanungan na bibigyan natin ng diin ngayon, mga Evadgers. Ano ba ang black hole? Well, ang black hole, mga Evadgers, para sa mga hindi nakakaalam, hindi ito totally isang hole o isang butas, kundi ito ay isang maliit o di kaya malaking bagay na sobrang taas po ng kanyang mass. At dahil sobrang taas po ng mass ng black hole, lahat ng bagay na malapit at madadaanan niya ay kanyang mahihigop. Even the fastest particle in the universe cannot escape on a black hole, like the light or the photons. Ang malaking katanungan po dyan, bakit nga ba ito nangyayari? Meron po kasing kinalaman dito yung tinatawag na theory of relativity ni Albert Einstein, kung saan pinaliwanag niya yung patungkol sa gravity. The more na mataas ang mass ng isang object sa outer space, the more na hinihigop niya yung mga bagay-bagay sa kanyang paligid. Para maintindihan niyo pong mabuti, ipaliwanag ko muna kung ano yung mass. According sa definition, mass is an amount of matter present in an object. Ito yung dami ng matter sa isang object. Maaring ang isang object ay malaki, pero yung amount ng kanyang matter ay mas maliit. Halimbawa na lang po mga Evadgers sa dalawang basong ito. Now, sa ngayon, etong basong ito ay walang laman. So technically speaking, pareho lang yung kanilang mass. Pero kung lalagyan ko ng buhangin ang isang baso, mas marami na ang amount of matter sa kanya. Kaya mas mataas na yung kanyang mass. Ngayon mga Evadgers, ang black hole maaring napakaliit lang na bagay, pero sobrang dense at sobrang laki ng kanyang mass. Minsan, ang isang black hole ay kasing liit lang ng atom, pero yung kanyang mass ay kasing laki ng bundok. Well, kung pagbabasahan po natin yung theory of relativity ni Albert Einstein, makikita talaga natin yung dahilan kung bakit hinihigop ng black hole ang mga bagay na nasa paligid niya. Dahil nga po, the more na mas mataas ang mass ng isang bagay sa outer space, the more na namamagnet niya o na-attract niya yung mga nasa paligid niya. Tignan na lang po natin ang kaso ng solar system. Sa ating solar system po, ang pinakamataas ang mass dito ay yung araw. Ngayon, ang dahilan kung bakit tayo umiikot sa araw, dahil ina-attract po tayo nito. Dahil siya po yung may pinakamataas na mass. Isa sa property na binanggit ni Albert Einstein regarding sa space-time o sa ating universe ay yung property na pwede itong matupi, mabend, o ma-warp. Kaya kung mapapansin po natin dito sa illustration mga Evadgers, natupi o nabend ng araw ang ating universe. At ito ang dahilan kung bakit tila ba hinihigop po tayo pababa. Kung nagkataon po na yung araw natin ay isang malaking black hole, wala na. Matagal na tayong hinigop at pumasok sa sistema nito. So inuulit ko po, ang dahilan kung bakit nangihigop ang black hole dahil sobrang taas ng kanyang mass. Well, kung mapapansin po natin, kayang i-deform ng black hole ang space and time o ang ating universe. Bakit? Kasi kapag dumaan ang black hole, merong warping of the universe na nangyayari. Merong bending of the universe na nangyayari. Hindi lang bending mga Evadgers, kundi mas malala pa dito. Kasi nga po, sobrang taas ng kanyang mass na naging dahilan kung bakit nadidisturb ang system ng space and time. Ngayon, kapag nadisturb ang system ng space and time, merong possibility na ikaw ay mapunta sa ibang dimension o mapunta sa ibang oras kapag ikaw ay napasok sa black hole. At ito ay sinusuportahan ng theory ni Albert Einstein. Si Albert Einstein po kasi naniniwala na pwede tayong mag-travel back in time o mag-travel in time kapag tayo ay dadaan sa black hole o wormhole. Kaya ang susunod na katanungan, paano ba natin malalaman na merong black hole sa paligid natin? Paano natin makikita mismo ang black hole? Paano naman kung ito ay dadaan sa Earth?
Pero bago natin sagutin ang katanungan na yan, mga Evadgers, nais ko lang kayong imbitahan sa Evadpup store kung saan nagbebenta tayo sa isa sa pinagkakatiwalaan kong product. Walang iba kundi ang microphone na pwedeng pang recording, pang live stream, and of course, pang vlog. Kaya sa napakamurang halaga, meron ka ng kalidad na recording studio sa iyong bahay. Ano pang inaantay mo? Grab now! Walang kasagutan po dyan, walang sinuman ang merong kakayahan na makita ang black hole. Kahit na ito ay tinatawag na black hole, invisible po ito, mga Evadgers. It is an invisible object na sobrang taas ng mass at walang sinuman sa atin na merong kakayahan na makita ito. Ngayon, papaano natin malalaman na ito ay paparating na pala sa Earth? Well, kung sakali mang darating sa Earth ang isang black hole, nakadepende pa rin ang pangyayari. Depende kung ang kanyang mass ay mas malaki pa kumpara sa Sun. Kung mangyari man na ang black hole na dumating ay mas maliit pa yung kanyang mass kaysa sa ating araw, edi iikot lang siya sa ating araw. Pero kung mas malaki pa ng sobra-sobra sa ating araw, lahat po tayo lalamunin lang ng black hole. Well, baka sabihin ng ilan sa inyo dyan, nako, pinagloloko mo lang ata kami, Evad, kasi sabi mo ang black hole, hindi pala nakikita ng tao, hindi nakikita ng ating mga mata. Eh, paano nalaman ng mga scientist na merong black hole na nag-i-exist? Well, simple lang po, ganito. Ang black hole po kasi, hinihigop nito lahat. Pati yung light, hindi kayang makatakas sa black hole. So technically speaking, kung oobserbahan mo yung mga stars na umiilaw malapit sa isang black hole, merong nangyayaring kakaiba sa kanilang liwanag na tila ba merong humihigop sa liwanag nito. Yun ang isa sa mga senyales na merong black hole na nag-e-exist doon malapit sa kanilang location. Last year po, mga Evadgers, pinakita ang kauna-unahang official picture ng isang black hole. Sobrang hirap po na makuha ang picture na ito. Kasi sabi ko nga, sa black hole, hinihigop niya pati yung light. Kaya imposible na makuhanan siya ng basta-bastang kamera lamang o basta-bastang teknolohiya lamang, mga Evadgers. Imaginin mo, ikaw ay mag-picture ng isang bato sa isang napakadilim na bagay. Hindi ito kayang i-process ng kamera o wala kang makukuhang image mismo ng bato kasi nga sobrang dilim at walang liwanag. Ang kailangan mong gawin, kukuha ka ng isang ilaw para ilawan yung bato para makita siya mismo sa kamera. Sa kaso ng black hole, mga Evadgers, unang-una, hindi siya nakikita. Pangalawa, sinasagap niya yung mga liwanag na nasa paligid niya. So technically speaking, walang tila ba magsisilbing liwanag para mailawan ang black hole at ito ay masagap ng kamera. Well, sobrang ambitious po kung iisipin ang naging move ng mga taong kumuha ng larawan ng black hole. Kasi iniisip ng ilang mga scientist, imposible mong makuha na ng picture ang black hole. Pero ayun nga, ang ginawa po ng mga taong ito ay gumamit sila ng maraming kamera, as in sobrang dami. Tapos, ang special ability ng mga kamerang ito ay of course meron siyang telescope na kayang kumuha ng mga larawan kahit na ito ay sobrang layo pa. At isa pa, merong mataas na aperture. Sa photography po kasi, mga Evadgers, kapag sinabing aperture, ito yung parte ng lens kung saan pumapasok ang light. Logically speaking, kapag ang isang camera ay merong mataas na aperture, mataas ang tsansa na kaya nitong kumuha ng image kahit na madilim ang nasa paligid. Ang nangyari po, lahat ng mga camera na kanilang ginamit, pinagsama-sama po nila ang mga larawan na nakuha nun. Tapos, pinrocess nila sa computer gamit ang isang software. Ngayon, after processing, ito na po ang official na larawan ng isang black hole. So take note po ha, hindi ito kuha ng isang camera lamang. Pinagsama-samang mga imahe ng camera po, mga Evadgers. Well, meron bang chance ha, na makarating ang black hole dito sa Earth? Ang kasagutan po, mga Evadgers, eto. Ang black hole, hindi siya katulad ni Thanos na gumagala-gala sa mga planeta para ito ay sirain. At hindi natin alam kung ano ang mangyayari kung tayo ay mapasok sa isang black hole. At ang tsansa na mayroong black hole na mag-i-exist malapit sa atin ay sobrang liit lang po. Kasi unang-una, walang black hole na natagpuan malapit sa solar system. Ang mga black hole na nakita ng mga scientists ay sobrang layo pa po, as in sobrang layo. At kailangan matalbugan ng black hole ang mass ng ating araw bago niya tayo mahigop. Well, if you want to know more, you want to research more, you have a lot of questions about the black hole, you can go on the internet and read a lot of articles about this one para masagot po ang inyong mga katanungan. And currently, I am watching
series on Netflix na ang pamagat po ay Dark. Ang ganda-ganda po ng series na ito and I highly recommend this one. Kasi bakit? Natatakil niya yung patungkol sa time travel, patungkol sa black hole at patungkol sa mga theory ni Albert Einstein. And I think that's all for today's vlog. Well, para sa mga gustong mag-shopping dyan at naghahanap ng quality mic, pumunta na po sa ating Evad PUP store. And sooner or later, mga Evadgers, magre-release rin ako ng t-shirt na ibibenta natin sa store na ito. Para sa marami pang konspirasiya, kakaibang kwento at mga political issue, patuloy lang na tumutok dito. Ako po si Evad PUP, mabuhay ang bansang Pilipinas. Peace out! Boom!